Hello guys! So today's video is ipapakita ko kung paano ina-apply sa scalp and hair ang aloe vera soothing gel. So dati ginagawa ko na to, gamit ko ang aloe vera talaga. Eh, ang baho. At saka matrabaho masyado kasi diba tatanggalin mo pa yun sa pinakadahon, tapos dudurugin mo. Tsaka ang baho, ang may kilikili, promise. So meron ako dito, ito, paubos na nga siya. Ito yung ginagamit ko. Pangalawa na to eh. Dati kasi, ibang brand yun. Ito, 95% lang. Dati, ginagamit ito sa face. Kaso, pag ina-apply ko sa mukha ko, ang dagkit. So, tinigilan ko. Ginagamit ko na siya sa paa, sa kilikili. Yes, sa kilikili. Ginagamit ko sa kilikili after kong maligo. Lalong-lalo na yung mga may chicken skin. Totoo, promise. Pero, hindi ko masasagot kung nakakaputi. Kasi sabi nila, nakakaputi daw. Kasi, di ba, mag-aano ka muna ng oil bago ka maligo para mababad yung ano. Ginagawa ko yun para mabad yung sa dami sa kilikili sa maghapon. Tapos mag-wash ka, di ba, maniligo ka kung ustusin mo. Tapos after mo mag-shower, ang ingay ng plastic. After mag-shower, ilalagay ito sa underarm. Tapos kinabukasan, doon ka na mag-deodorant. Tapos ito na nga, dami ko na sinabi, nilalagay ko dito sa paa, sa talampangan, kasi kung saan yung dry, ginagamit ko siya, yun. Sa mukha, hindi ko na siya ginamit kasi malagkit to, nabili ko siya sa the same, parehas. Ayan, 95% lang, pero meron ako ditong levelage, 100%. Nasa box na kasi, ipapadala ko to sa Pilipinas, so... Eh, mauubos na rin to. Parang di na rin to aabot ngayon sa buhok ko. Ito na lang siya. Ayan, may mga bakat-bakat pa ng daliri ko. Ayan o. Ginaganyan ko. Tapos ilagay ko sa kilikili. Ang lamig-lamig. Ang sarap-sarap. So, ito na nga. Bago ako mag-shower. Ayan. Isi-section mo lang yung buhok mo. Isi-section nyo lang yung buhok nyo. Mas maganda yung sa scalp din mismo yung lalagyan nyo. Lalong-lalo na yung mga dry scalp. Yung mga may ano... tawag doon yung puti. Dandruff. Yun. Yan. Yan, lamig. Lamig pa naman nila. Lamig pa naman nila. Ikuskus na lang sa scalp nyo. Sama nyo na rin yung buhok nyo. Syempre. Pero magsimula kayo sa anit. Bangga. Yung pagkabango niya, para kasi meron siyang ingredients na ano. Nagkukos ng lagkit. Nalalagkitan talaga ako dito eh. Ito ang ingredients niya. Hindi ko mabasa eh. Ano nga sa'yo? Ayan, puro ganun lang. So, ito. Yung kapatid ko, binibida niya sa akin. No? Ginagamit niya daw ito ngayon. Hindi na siya nagsashampoo. Minsan, hindi na siya nagko-conditioner. Tapos, bababad niya lang sa buhok niya. Tapos, mag-blower lang siya. Ayun, ang ganda daw ng bagsak ng buhok. Dati talaga ginagamit ko yung ano. Yung ano. Yung aloe vera. Bili pa ako dyan. Tapos, ang baho. Promise, ang baho. Diba, i-slicing yun. Tapos, aalisin mo siya sa pinakadahon. Tapos, nilalagyan ng lemon. Kasi yung friend ko, marami siyang ano. Hindi yung dandruff. Eh. Sobrang dry lang siguro talaga ng scalp niya. Natin yun sa anit lagi. Sarap ang lamig. Yan. Pwede nyo rin itong i-overnight. Basta mahiligo kayo kinabukasan, no? Paubos na yung isa kong ano, tab. Magbubukas ako ng bago. Kukupit ako sa palimba. Yes, nagtitinda ako ng aloe vera soothing gel. So, ayun nga. Nagtitinda ako ng aloe vera.
Vera soothing gel, facial wash, and etc. Guys, please follow nyo lang po ang aking page na Jillyana Korean Beauty Products. Sa mga gusto mag-avail, i-message nyo lang po ako for reseller and retail. Dasma po ang location namin, Dasma Cavite. And meron din po ako dyan sa Cotabato. Any area po. Din ang paninda habang nagbablog. Ang sarap, ang lamig-lamig niya. Kasi nasa ref kasi yung ano ko. Yung mga wala na, nagagalit na nga yung isa dito kasi puro ano na laman ng ref namin. Diba? Bakal ako actually. Kasi galing ako ngayon. May bakal. Ano, kiniskus ko yung bakal sa katawan at buhok ko. Ang sarap! Ang lamig niya. Ang sarap yung massage after. Hindi ako magsha-shampoo ngayon kasi guys, alternate lang sana o wag na sa isang linggo, dapat dalawang beses lang eh. Ako hindi ko rin maiwasan eh, lalo yung mga naglalagas ng buhok. Ay, sarap. Oh, sarap na lang na para kasama na yun sa buhok ko. Naka-impake na lahat ng ipapadala. So, ayun. Siguro wait na lang ng mga 20 minutes. Then, pwede na siyang banlawan. Pwede na siyang iligo. Ibababad ko na lang muna siya sa ulo ko, sa buhok ko. Bango niya. Pero, malagkit talaga siya. Itong the same. The same. Ito lang to sa Korea na binigay. Ayan o, nag-ano yung sandali. Ayan o, may nalagas tuloy akong buhok. Kita ba? Ayan, basta yan. So yun, after 20 minutes, pwede na siyang iligo. Ayan, hindi na lang din ako magsha-shampoo.